siyam na katao ang iniulat na namatay, dalawa ang nasugatan, at siyam pa ang nawala habang ang matinding tropical bagyong Mering ay tumama sa Hilaga at Timog Luzon, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). Martes ng umaga, 12 Oktubre. Isang ulat ng sitwasyon na inilabas alas 10 ng umaga, sinabi ng Executive Director ng NDRRMC na si Ricardo Jalod na 3 namatay ang naiulat sa La Trinidad, Benguet, 1 sa Itogon, Benguet, 4 sa Nara, Palawan, at 1 sa Claveria, Cagayan. Kabilang sa mga nasawi ay ang 3 mga bata na napaulat na inilibing ng buhay at ang kanilang mga magulang na nawala nang bumagsak ang lupa sa barangay Central Ambyong, La Trinidad, Benguet Dakong alas 8 ng gabi. Lunes. Nasa edad 2, 6, at 8 ay nagsasabing kumain ng hapunan kasama ang kanilang mga magulang sa loob ng kanilang bahay nang maganap ang pagguho ng lupa. Sinusuri ng mga awtoridad kung ano ang katayuan ng mga magulang ng mga biktima na ang mga pagkakakilanlan at kung nasaan ay hindi pa natutukoy sa oras na ito. Sa barangay ang Ampiukaw, Itogon, Benguet, isang landslide ay iniulat na pumatay sa isang tao at nasugatan ang isa pa. Ang isang flash flood ay nalunod din ang 4 na tao habang ang 4 pa ay nawawala sa barangay Batang-Batang, Nara, Palawan. Isang tao din ang nalunod sa barangay. Ang Centro 3, Claveria, Cagayan ay nakilala bilang si Pedro Sanjilan, isang 27-taong gulang na security guard. Si victim ay namamasyal at nagsasagawa ng inspection sa isang underport na daungan habang nahulog sa dagat at tinangay ng malalaking alon, sinabi ng Claveria MDRRMO. Agad na roomspundi ang mga tagaligtas at dinala sa ospital si Sanjilan ngunit idineklara siyang patay nang dumating ng mga dumadating na doktor. Nasaktan din ang isang tao dahil sa landslide sa barangay Abatan, Bugyas, Benguet, 3 ang nawawala sa magkahiwalay na pagbuho ng lupa sa barangay Dominican Mirador, Baguio City, at ang isa ay nawawala matapos ang pagguho ng lupa sa barangay Tuding, Itogon, Benguet. Sa Badok, Ilocos Norte, isang search and rescue operation ang inilunsad ng mga awtoridad upang matukoy kung nasaan ang isang taong nawala dahil sa isang flash flood. Going validation po lahat ng mga naiulat na nasugatan dito sa NDRRMC, lahat ng naiulat na nasawi dito sa NDRRMC ay sumasailalim sa pagpapatunay, said NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Naapektuhan na ng STS Mering ang 478 pamilya o 1,638 individual sa Cagayan Valley, Region 2, Cordillera Administrative Region CAR, at Mimaropa na binubuo ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan Region 4B. Sa mga naapektuhan, 247 pamilya o 850 individual ang kailangang manatili sa mga evacuation center. Mangyaring para sa pagsajap din ay binaha ang social media kung saan maraming nababahala na mga netizen ang nagpost ng mga larawan ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Mering, kasama na ang La Union at Ilocos Sur. Nakatanggap kami ng mga mensahe sa SOCMED na humihingi ng tulong sa pagsajap sa partikular na mga pamayanan ng LU, La Union at Ilocos Sur. Ito ay na-refer sa Regional DRRM Council (RDRRMC) para sa aksyon, sinabi ni Timbal. Dami pang gustong sabihin. Hi guys, I am Zai and this is Warwick TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you.